channel. And also press this bell icon. Ito na mga babae, no? Ito na po kalapad yung dolomite sa may area ng Pisco. Yan, napakalapad nyo. Yung dating mayroong mga tambak na dolomite dito, naipatag nila mga kababayan. Kitang-kita po natin, no? Talagang napakalawak, ano? Yan, patuloy na tinutulak itong bakho, yung mga puting buhangin dito. Okay, mga kababayan, kayo nagaling po tayo sa may bandang unahan ng Pisco. At nakita po natin din yung pinaka-bakho. Yan, at halos sa yung area na yon ay patag na, no? Napatag na. Kaya makikita po natin dito yung ibang dolomite ay tinutulak ng isang bulldozer, no? Yan, nakita po natin yung bulldozer kanina roon. Yun, halos naipapatag niya na yung pinaka sa bandang unahan ng area ng Pisco. Ayan. At sa may bandang nag-start siya sa may kabilang side, no, ng Pisco, doon sa may bandang unahan. At doon po siya nag-start itong bulldozer na to. At ngayon makikita po natin, halos patag na lang, patag na rin. At dito na lang, mga kababayan, sa area na itong kalagitnaan ng Pisco ay hindi pa gano'n rin napatag. Ito pa yung isa sa mga kailangan nilang patagin pa. Kaya tatantabay lang tayo. At mamaya pupuntahan po natin yung area ng dulo ng Pisco upang makita po natin. Kasi may nakita tayong isang bako roon na yung mga bato ay tinatransfer nila. No? Nililipat nila doon sa may pinakadalampasigan. Ayan, nakalang tayo dito sa may bandang unahan. Ito po sinasabi ko, no? Itong parte ng kalagitnaan ng area ng phase 2 ay hindi pa napatag. Yung napatag, yung pinaka between phase 1 and phase 2, yan, nakita po natin yung napatag na, no? Ng bulldozer. Maging ang unang uling update natin nakaraan doon sa may bandang unahan ng between phase 3 naman and phase 2 ay halos kompleto na rin doon yung dolomite. At maayos na at patag na nga, mga babayan, no? At ngayon nga nakikita natin itong isang bako na to. Yung mga bato sa loob mismo ng nakatambak dito sa may loob ng bay walk ay tinatransfer nila doon sa may pinakagilid ng dalampasigan. Okay, lakad lang tayo sa may bandang unahan. Ito pa sa mga dapat nila i-clearing, mga kababayan, itong mga nakikita po natin itong yan. Mga nakatambak rito na geotextile na ano, no, yung tagpi-tagpi na itong mga bato na to. At nagkaroon na po ng clearing dito. Kita naman natin dito yung mga lupa na nakatambak dito ay unti-unti na rin nila tinatanggal itong mga nagtatrabaho rito. Ayan, no? May mga lupa, ayan, may mga bato. Yung mga ilang bato na nakita po natin sa may bandang unahan, yan nga, at inipat na rito ng, ano, ng pinakabakho. At sa may bandang unahan, makikita rin po natin doon yung mga bakal ay kanilang pinuputol-putol na at nagkakaroon na ng clearing at linilinis na nila yung pinaka-area. Kaya yan, sinyalis na yung mga kababayan na talagang malapit nang matapos yung, ano, yung rehabilitation sa Manila Bay. At unti-unti na nagkaroon ng paglilinis. Ito na nga, oh, yung mga truck dito ay nilabas na nila. Makikita po natin yung mga truck ganito sa may bandang unahan, no, ay linilinis na nila. Tinanggal na nila at dito na pinark sa labas pala, no? Ayan, para malinis na yung pinakaloob. Ito yung sinasabi ko, yung mga bakal dito, nagpuputol-putol na nila. Ang gamit yung acetylene. Yung mga bato dito dati, yung mga kababayan, napakaraming bato rito. Yan, kita po natin, wala na. Oh. Pinaklas na nila, tinanggal na nila, nilipat na sa may pinakadalampasigan. Yan, tingin po natin, oh, upang liliparan natin doon to para makita po natin kung ano po yung maganap, no? Na makikita natin sa loob na hindi natin nakikita dito sa labas.
Alright, magandang araw muli mga kababayan. At dito muli tayo sa may area ng phase 2 at kinuha natin ng drone shot para makita po natin kung ano po yung mga kaganapan dito sa may area ng phase 2 between phase 1. Ayan, makikita po natin ngayon mga kababayan yung area na to na kung saan halos napatag na yung dolomite. Yung dati nakikita po natin sa mga huling update natin, yung dolomite sana tumpok-tumpok, no? Halos sa chocolate hills kung titignan po natin, ay ngayon wala na. Ayan, unti-unti nang napapatag ng bulldozer itong area na to. Ayan, at talagang minamadali na mga kababayan, no? Dahil nga malapit nang matapos ang termino ng ating Pangulong Duterte, ay kailangan na matapos ito bago matapos ang termino ng ating Pangulong Duterte. Ayan, at hindi po dyan mga kababayan, yung nauna nila na ipatag yung sa may bandang dulo ng phase 2 malapit sa may phase 3. Kaya ito na ngayon ang inuumpisahan nila ngayon na para patagin at maaaring mga sunod na araw ay patag na yan. For your presence in here. Name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name.